Lagi na lang akong nag-iisa. Iiwanan nila ako. Nearly critical. You make me stronger than I've ever been before. Good morning, everyone. Another day again dito sa Tokyo. At uuwi na sila Casey, TJ, JM, Tita Joy today. At naghahanap kami ng makakainan. Nailipat na namin yung mga luggage namin sa kung saan sila pipick upin mamaya. Tapos maiwan ako dito for 2 days pa. At hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Bahala na, mamaya. Nakabili din ako ng magandang cup, oh. Ganda. Kung re-regaluhan niyo ako, alam niyo na, madali lang. Madali lang mag-isip kung anong pwedeng i-regalo sa akin. Nandito kami ngayon sa bandang Shibuya. Dito sila pipick upin ng service. Ganda ng taxi, oh. Classic. Di ba? So, hasta kahanap na kami ng kakainan. At ang pangalan niya ay Ipin ko. Ipin ko. Ito. Tara, kain muna tayo. Afraid I'll lose myself deep in your eyes. And all at once I'm found and recognized. Uh-oh, you caught me, honey, unbelievable. Now that you got me, oh, it's unmistakable. Ooh, all the feels. Ooh, feel so real. All the emotions flood like me. So, tapos na kami mag-lunch. At nakauwi na rin si Tita Joy. Mauna kasi siya. Yung nabook niyang flight is earlier than them. So, punta muna kami ngayon dun sa medyo mataong part ng Shibuya. Ko-coffee muna. Kill time. Papalipas muna ng oras. Tapos, iiwanan na nila ako! Hindi pa lang saan pupunta. Nasa Shibuya crossing kami. Feel my cheeks blush each time your gaze meets mine. Get all a flood of feeling butterfly. Shot to the heart with all of Cupid's arrows. I'm flying higher with my own Romeo. Mga adik sa Kobe beef. Sarap pa rin. Melt in your mouth. Kain mo, kain ka. Mga adik sa Kobe beef. Nakilala namin. Anong pinaka-memorable sa'yo na nangyari dito sa Tokyo? Pinaka-tumatak sa isip mo na ginawa yung natin? Yung araw na nag-ano tayo, Disneyland, tapos nag-hakusho to end the day. The best, no? Yung hakusho yung Kobe place. Pag-napagod kami kakalakad buong araw.
sobrang haba ng biyahe namin galing ng Disney papunta sa Hakusupen. Tapos pagdating pa doon, sobrang adventure. Pagdating pa doon, sarado. Oo nga, may kwento yun. Sarado. Sabuti na lang, sama namin si Tita Joy. Parang ang sobrang, sobrang sakto kasi na nag-close na sila that time. Hindi, pero dapat hindi pa. Kasi 11 dapat sila buka-close. Pagdating natin 10:30, pero nag-close sila. Oo. Tapos nag-ano na lang, nagmakaawa na lang kasi ano, recommendation yun eh. Di ba? Michael Alba. Shout out to you, sir. Michael Alba. Sobrang, sobrang late lang ng place, pero pagdating namin doon yun, pawi lahat ng gutom and pagod. Kasi yung in-expect namin dun sa pagkain, nung nakain na namin, ayun, nahigitan pa nung actual namin kinain yung expectation namin. Oo. Kasi yung literal na... Kitang-kita talaga yung excitement eh, di ba? Nung natikman namin yung manipis na beef, okay na. Tapos nung sinerve na yung medyo sirloin type na, ano, Kobe. Kobe. Lakers fan ako eh, so Kobe. Isan tayo? Nung sinerve yun, medyo makapal. Tapos may mga fats, sobrang lambot. Yun, yun din ang isa sa mga, ano, memorable sa akin dito sa Tokyo. Disney. Saka yung ano, lights and fireworks display. Oo. At Disney. Para kami mga... Diyoso. Ako, naiyak ako eh. Kasi, syempre, di ba? Thank you sa aming sponsor, Tita Joy! Sobrang thank you, Tita Joy. Super. Thank you, Tita. So, love tita you. Lahat yun eh. Pati accommodation. Kahit wala na siya. Hoy, lang ka. Saan ba tayo? Asan si JM? Ay, Don Quixote ulit. Ay. Maraming salamat kay Tita Joy sa lahat ng treat niya sa amin and especially sa place namin. Kahit na wala na siya dito, siya pa rin yung bahay ng place. Oo nga, thank you Tita. Kahit iniwan mo kami dito at ako mag-sustain ng 2 days, ikaw pa rin ang sumagot. Thank you. I love you. Kahit na sinabihan mo kami na... Kanina bago kami maghiwalay, Tita Joy. Sabi niya. Mauna kasi yung flight niya. Ano sabi niya? Hindi na kayo sumama, hindi ko na kayo kailangan. Pero alam namin talaga ibig sabihin niya, pwede naman na kayo magpaiwan kasi ako naman yung mauna. Hindi kayo kailangan pumunta. Tapos yun yung lumabas sa bibig niya. Tapos yung na-realize yun, kagano'n na siya. Nabitawan niya na. Kagano'n kami lahat. Parang ang sakit naman nun pagkaroon. Wow, shopping! Wow. Stop it, guys. No, dapat no. Makita niya yan, guys. May construction dyan. So, kung mapapansin niyo, di ba, sobrang meticuloso yung pagkakalagay nila ng net. Net yan. Yung blue na yan, parang akala mo building, di ba? Baka ganun siya. So, safety talaga. Nakaka-amaze, di ba? Mga ganyan mga simpleng bagay. Sobrang komplikado sa atin. Ito naman, ano to? Parking yata yun. Parking? Oo. 1,000 pesos. Yun oh. Parang pupunta yung kotse doon sa gitna. Tapos magwa-warp siya papuntang ano, Mars. Tapos nandun yung mga kotse. May isa pa doon. Ganun sila ka high-tech. Napapapunta nila yung mga kotse sa Mars. Ano? Sabi ko ganun sila ka high-tech kasi. Ganun sila ka high-tech kasi, 'di ba yung bilog na ganun? Parking 'yun. Nalagay nila yung kotse dun sa gitna.
Tapos mag-warp yun papunta sa Mars. Oo kayo. Unsubscribe nyo na po sa Mars. It's not stable. Ganun yung nagagawa ng mga Kobe beef. Okay. Mga na-addict na sa Kobe beef. Kung okay, kung invite ko siguro sa challenge itong mga to, Kobe beef eating challenge. Talo ka na lang. Yung matatalo, siya yung kakain. Yung lowest, siya yung kakain. Di ba? Para, kaya gusto mo matalo. Pwede. Pwede, di ba? Kasi, pinipredict ko na na ako yung laging mababa. Makakarami ako ng Kobe beef. Pati naman gagastos, challenge ko yun. Okay lang din. Okay lang din na ako kakain pala. Basta every time nandito tayo sa elevator na to, parang sisingsisi tayo na umalis pa tayo. Oh, how it feels. Oh, feels so real. All the emotions flood like. Nakalibot-libot na kami sa Shibuya. Eto, paalis na tong mga to. At ako, wala pa akong plano pag-alis nila. Hanggang bukas, wala pa akong kaplano-plano. Mamaya na, mamaya ko na gagawin yung itinerary ko. Yun o! Hinintay na lang namin yung limousine nila. Na kasing laki ng bus. Parang ganyan. Laki, no? Bus naman talaga yan. Ha? Bus talaga yan. Limousine na tako. Tokyo Limousine ang tawag, pero parang bus service going to Narita. Sabay ba tayo? Narita L4. Sabay. Nabitin ka? Sobrang nakakabitin, no? Uy, Kobe beef! Teacher ang ramen! Wagyu beef! Wagyu beef! Ano pa? Sashimi and octopus jerky. Grabe. Anong pinakatumatak na moment sa sa'yo dito sa Tokyo trip? Yung ano, Yoyogi Park. Bakit? Ako din. Wala lang, gusto ko na. So, at saka yung Disney light show. Tsaka gustong-gusto mo doon sa Yogi kasi marami kang photos na maganda doon. Oh, yeah. Yun yung swatch, ano, sa vlog ni Rafi, ang exclusive. You know. Lahat ng photos. Mga... exclusive version. 1,760. Photos? Ganun. Siya ang ano ko, siya ang model ko. Ayun. You know, tingnan yung mga photos niya. Sinasabing model ako. Parang nagkasakit bigla. Oh, walang jacket, walang jacket. Hoppa! Ay, boom! Boom! Kuya, baka matumba tayo. Ang galing ako. Kasi hindi pa time. Oh, yan talaga, parang pag-ibig ko, hindi pa talaga time siya dadating sa'yo. Parang si Kuya Rafi, pumunta na ng Japan at lahat. Dito ka sa harap para ma-push mo patras. Yes, ayun galing. Airport Limousine. Ilang minutes? 92-110. Lagi na lang akong nag-iisa. Iiwanan nila ako. Oh, love me right. Enjoy. Baka bayad ka. Bayad ka. Alam ko nang gagawin mo. Have fun. Ano? Mag-enjoy ka sa... eat more ice cream. Have fun in Japan. Bye-bye. Totoo na to. Thank you.
binook kong apartment through Airbnb, hindi siya masyadong part ng parang super metropolitan or yung city dito sa Tokyo. So, nandito na ako ngayon sa aking bagong tirahan. Ayun, solo ko tong place. And bago ako nakarating dito, medyo may adventure akong ikikwento.